1 teaspoon ng anis. Pinch ng ating asin. Haluin natin yan. Saka natin ilalagay yung margarine natin. And tapos 1 cup ng ating milk. Haluin lang natin siya hanggang ma-dissolve lahat. Pag ganito na yung ating mixture, lalagyan ulit natin siya ng 1 cup. Saluin ulit. Additional 1 cup. Tapos magdadagdag tayo ng 1/4 cup ng oil. Transfer na natin dito sa ating mat. Para manid natin siya ng maayos. So, ito na yung ating dough. Pagka ganyan na, lalagyan na natin siya ng flour. And then, flat na natin siya. So, ito na yung ating dough na flat na natin. Ito na guys yung ating donut. I-rest natin siya for 45 to 1 hour. 45 minutes to 1 hour. Para mag-double size siya. So, habang iniintay natin na mag-double size yung ating donut, gagawa tayo ng kanyang pinakang yung glaze. So, yung glaze natin ay consist of powdered sugar and milk. Kukuha tayo na 2, 3 tablespoon ng ating powdered sugar. 1 tablespoon ng ating milk. So, ito na guys yung ating glaze kapag nalusaw na siya. Nasa inyo, kung gusto niyo yung consistency niya ay medyo malapot. Pero ako, okay na to ko sa ganitong consistency. So, ito na. I-fry na natin yung ating donut. Maglagay lang kayo ng langis. Enough para lumutang siya. Tapos yung amoy nyo medyo mahina lang. Like that. And then pag okay na, lagay na tayo na. Thank you.
donut a la Krispy Kreme. Don't forget to give it a thumbs up. Please don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell.